Good morning mga idol. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Paul Picho po ng Hapansan's Dim Farm. Yung location ko po is from Surigao City. Dahil maraming nagtatanong anong location, okay? Surigao City po ako, Caraga Region. So ngayon, nag-vlog po tayo ngayon. May na-cord na po tayo ng mga second batch. Yung nag-a-bill po sa atin ng mga materials at saka crosses sa second batch po natin na mag-release po tayo sa October pataas, October 15 pataas. Okay? So, dito na po ngayon, tingnan po natin, magsisilik na po tayo kung ilang material po natin masisilik, ilang crosses. Kasi, alam nyo, pag malapit na po tayo sa puro, talagang maraming masayang kasi tayo yung mga Pinoy ay masilan. Kahit sino naman, bumibili tayo ng manok, kailangan perfect. O 90% ang anong talaga nila. Kung maari pa, 99.9% talaga ang buong manok. Super talaga, gwapo, yan. So yan po, umpisa na po natin. So bago tayo sa content, mag-share, mag-like po tayo ha, mga idol. So, tara, umpisa na po natin. Ito po ay isang material, pero hindi ko muna ito ma-ano dahil, diba, sinasabi ko sa inyo, super, alam nyo talaga, basta magpapuro po tayo o magpa-7-8, marami po talagang hindi natin magugustuhan. So, disclaimer po, disclaimer, no animals were harmed in the making of this video. Wala po talagang nasaktan. Itong hinahawakan ko is for breeding purposes po. Ang tutorial po ito ang inanuhan po natin. So, okay. Ito po ay material bloodline pero hindi po natin maibigay. Alam nyo na, di ba? Lipat tayo sa iba. Ito po ay isang 3/4 Gilmore, 1/4 High Caliber Grade pang material po natin. Yan. Sinasabi po yung iba, two-way cross, okay. Naintindihan ko yung mga ano nyo, yung hindi nakikintindi po sa breeding. O ba't daw yung 3/4, 7/8 ay nagiging material? Dahil ang pagkakaalam nyo kasi ay puro lang ang nasa isip nyo. So yung nagbabas, may nagbabas pa sa akin na ang original daw ng 226 is si Idol, Idol Sir Nini Abilio. Yan di po. Ang original po ng 226, mag-research ka bago ka mag-bash. Okay, good morning ngayon na. Ano lang ako sa iyo, nairita lang ako kasi sa iyo. Bago ka mag-bash, mag-research ka muna. Ang 226 galing po, originated po kay Carol ni Smith. Yan po, idol. So, mag-research ka. So, ngayon, dahil maraming mga basher, talagang walang nagawa. Mas maganda pa, mas mainam, lumalakas kami na magbabas kayo. So ngayon, ito po ay isang 3/4 Gilmore over 1/4 High Caliber Grade. No mark po ito siya. Oh. Okay, lalagyan na natin. Lalagyan na po natin ng tawag nito, sipta, yung ano, tie cord. Para palatandaan na pang material siya. Okay? Pero hindi muna po tayo makapag-decide na itong ano na ito is para na sa inyo. Aabutin muna natin ang selection po natin hanggang last week ng September o first week ng October. Kailangan, 'di ba, sinasabi ko palagi, mag-release po tayo ng mainam na manok. Buong-buo. Super. Kahit material, alam nyo na, sinasabi ko, always po tayo nag-communicate yung nag-aabil. So yan, punta na naman tayo sa iba. Okay. Itong hinahawakan ko ay isang Slim Benoit Kelso. Alam nyo na, hindi na ako nag-alinglangan, isang material po ito. Okay, yan. Ang ganda ng katawan niya, ang shape po ng katawan, hindi mabalakang. For information po to everybody, may nagtatanong kasi, na ba't daw yung late born is mga halos pang material. Kasi ang pag-uumpisa po ng breeding, nakaka-schedule po yan. Para makapag-breed,
ng tawag nito local, national. Kung mahabol pa nga, is from late born edition din. Yan. Yung para pang late born at saka pang local din is yung ngayon na breeding is early bird. So yan po. Okay? Yan po ang trend ng breeding. Kaya nga ngayon, magpapuro po ako. So, pag halos lahat process pag national. Pag dito na naman tayo sa late born, yan, meron po tayong papuro. Yan, dahil kailangan presko. Presko po yung ano po natin. Pag sinasabi ko, pag yung mga material po natin na ginagawa po natin, ay pag lumiliit na, alam na, purchase na naman. Kuha na naman tayo ng panibagong same line para pang upgrade po natin. So, lagyan na natin, Art. So, yan, lagyan po natin ng shape tie or tie cord, palatandaan na pang material ito. Oh, alam nyo na, walang alinglangan pang material, a good gray over high caliber gray, 7-8 po na jugod. Tingnan nyo. Oh, halos white na po yung ano niya, yung paa. Dahil sa bloodline na mataas po ang blood na jugod sa kanya. So, yan. Pang material. Lalagyan na po natin ng tie cord para palatandaan. Ito din. Yung nasundan, baka sabihin nyo the same line. Hindi po. This is a Bobby Fairchild gray over high caliber gray. Pang material din po ito. Meron ito. Tatlo sila. Kukunan ko talaga ng isa para din sa akin. Gagamitin ko na na pang material din. Broodstags po natin for breeding purposes. At saka yung good gray, kukuha din ako. So yan po. Dahil alam nyo na, hindi na tayo basta sasabihin ko na pag tingnan nyo na lang yung official expression ko, mainam. Okay? Three. Oh, this is a Gilmore. Yan, yung pangalawang na na vlog natin, magkakapatid. Ay, hindi pala sila magkakapatid. Iba itong bloodline, ibang process, pero same line. 7-8 Gilmore over high caliber gray. Yan. Oh. Bata pa talaga, pang material din. Oh, tingnan nyo yung mata. Oh, napakapugi. Oh, ito po ay pang battle cross. Pero ito, panggamit ko na lang kasi, di ba sinasabi ko, masilan po tayo. Kasi yung pitso po niya, may cut. Yan, sasabihin ka agad na class B. So ako ang gagamit nito para sa circuit po namin. Hindi ko ito i-release dahil para hindi nyo ako masisi. Pero ito, sariling gamit ko na lang. Ito po ay pang material sana, pero alam nyo na, dahil yung pitso niya. So ako na lang itong sa sariling gamit. Hindi ko ma-release. Kasi gusto ko mag-release ng talagang super. Claret, ito, claret. Pero di ko i-release dahil yung pitso. Ako na lang magagamit nito. Three. Oh, this is a slim kelso. Oh, yellow-legged side or white side? Well, dahil wala na, malabo na talaga mga mata natin. Pang material. Tatlo po ito sila. Pwede natin i-release yung tatlo dahil meron na ako doon. Pero pag hindi kayo, hindi nyo magustuhan yung kelso natin, diba, panay po talaga ako nagsasabi, kelso, kelso, kelso. Dahil mataas po ang anuhan natin. Mataas po ang ano nila. So, disclaimer ha, disclaimer. No animals were harmed of the making of this video. Three. Oh, this is a three-way cross. High caliber gray over gull, 5K. Yan. Yung nag-abil po sa atin ng battle cross, abangan nyo na ito. Three. Okay. This is a claret, 7-8 over 116 ata. Basta 7-8 ito na claret, 116 na Gilmore.
Ito po ay nakakalaan na po kay Sir Nilo. Oh. Sir Nilo, para po ito sa'yo. Yan. Puging-pugi na klarit. Kamot po natin mo. Labi na galing kamot yung mga. Three. Ito po ay isang sweater gray. Yan. Mag-release na po tayo ng sweater gray po natin. Okay? Yan. Isang material na manok na BB's tag. Disclaimer ha, disclaimer. No animals were harmed of the making of this video. Ito pong na ano po natin is ilang piraso lang muna. 20. 20, 18 lang siguro ata ito. 18, yung iba kasi nandun pa sa, tingnan nyo, nandun pa sa tawag nito is hardening po natin. Medyo na ano yung ano, okay lang ito, maanuhan lang yan. So, this is for material, mga idol. Material. Lagyan na natin ng ligban. Okay. Ito po ay Battle Cross at Trivi Cross. Gilmore, High Caliber Grey, at saka may konting gal. Yan. Battle Cross po ito, mga idol. A Battle Cross, mga idol. A High Caliber Grey over gal sweater. Yan. Oh, abangan nyo yung naka-abil po ng crosses po natin. Yan. Ito po ay isang claret. Yan. Magkakapatid sila yung mga mapang material po natin. Straight comb. Tingnan nyo yung mata. Oh. Parang umaaksyon ng tawag nun. Sigasigan. Lumalaki na po yung mga ano nila. So lagyan na natin ng ano, pang material po ito. Lahat po ng nilalagyan po natin ng ano, class A na material. Yung iba, magsasabi na ako na para lang na sa akin, tawagin na natin yung class B. Ako na lang ang gagamit nun. So, yung sinasabi ko kanina na sundan nito, class A yun na tawag nito, na crosses. So, lagyan na natin. Ito po ay isang battle cross. Disclaimer ha, disclaimer, no animals were harmed in the making of this video. Pagpipilian po natin ito dahil nga medyo nasa 1.7 lang siguro ito pag lumalaki na siya, pagkamot ng 7 months old o 7 and a half. Pero mid to high station. Yan. Three. Ito po ay isang crosses. Super. Class A. Yan. High caliber gray over Raptor. And may something na dugo na Gilmore. At Trevi Cross, mga idol. Yan, class A to, class A. Ito po ay panghuling po natin na i-vlog, i-content po natin. Kasi yung iba, sinasabi ko na kanina, is nandoon pa. Sinasanay muna natin sila sa maliit na ano na hapunan para hindi mapipilay. Abot ng 3 days to 4 days na yung masasanay na po sila, na-transfer natin doon sa taas, palit na naman yung panibagong ano. So, i-vlog ko na naman. So, parang konti lang siguro ang naano po natin na pang-material. So, huwag kayong mag-alala. Nandun pa nga sa iba. Nandun pa yung iba sa range. Maguhuli na naman sila ngayon para ilagay doon. So, yan po mga idol ha. A good gray. Yan. Gold gray po ito. Tingnan nyo. Pang material. So, yun lang po mga idol. Lalagyan po natin ito ng zip tie or ligban para palatandaan na pang material sila. So, sa mga tawag nito, yung mga walk-in buyers, hindi muna tayo magpapasok ngayon sa farm po natin. Yung munting manukan natin kasi nagbabawal muna ako papasok kasi wala naman ako maibibinta sa inyo. At number one kasi, yung mga nandoon nagkasakit dahil yung mga ibang farm may mga sakit. Kaya nga hindi tayo napapasok para hindi tayo mapasukan ng mga virus po dito. So stricto po talaga ako with regarding po sa sa biosecurity po natin. Mas ba ang ano na lang, sana maintindihan nyo na
maintindihan nyo ang ano po natin na ganun po talaga ang sistema po dito sa Hapsans. Sa ngayon, mga October pa siguro kami magpapasok ng ano. Kung gusto yung mga bisita na pumupunta dito, isanggang ano lang tayo, receiving area lang po tayo, doon lang tayo mag-uusap, hindi muna ako magpapaikot. Mga idol. So, yan lang po ang ano natin ngayon para update po sa nag-aabil po ng pahulugan system po natin sa second batch. At least, na-update na kayo. So, huwag kayong mag-aalala. Yung ano pala sa first batch, baka next week or the other week, sa sunod pa na week, ma-ship na yung manok po natin. Okay? Maghintayin lang, hintay-hintay lang po tayo kasi ano tayo sa panahon. Okay? So, God bless us all! Magandang umaga! Shout out sa lahat! Yung hindi na mapabanggit, gusto magpabanggit, shout out na lang po sa inyo dahil hindi po ako nakaready. God bless us all! Good morning!